Nako, talaga namang papalapit ng papalapit at hindi natin mapipigilan ang pagdating ng Pasko. Ano ha? Funding your Christmas fund. Paano ba ito gagawin? Siyempre, sasagutin yan ang ating resident financial advisor, Mr. Arman Benko. Hi, Arman. Merry Christmas. You're in red. Yes, red and a little green. And a little green. Green, yeah. Yes. Okay, so paano popondohan ang ating Christmas fund? Nabanggit natin nung mga nakaraang episode na natin, no, mula nung pagpasok ng Berre, pinaalala na natin yung pagplano ng mas maaga-aga. Sa totoo lang, bawat non-necessity na ginagastosan natin, yung mga luho, yung mga hindi basic needs, okay naman yan, pondohan, gastosan, basta napaghandaan. Yeah. Isa sa pamamaraan ng paghahanda, yung sana meron kang mga pondo, meron kang gadget fund, kung lagi kang papalit-palit na nga. Tsaka gadget talaga may wear and tear. May wear and tear. So kailangan meron kang paghahanda kung ilang taon lang to. Correct. Lagi sa akin, nabasag na. vacation fund. Oo. Kung may pondo ka, na pinilalaan talaga, nakahiwalay, hiwalay po yan sa emergency fund pa, hiwalay pa yan sa cash reserve fund. Doon sa mga luho natin, yung mga hindi basic necessity. Kasi, Arman, if I may just say na, kasi tayo yung tipong financial advisors or financial gurus na ang advocacy natin hindi yung gawin silang pobre sa kanilang experience. Correct, correct. Ibig sabihin, kami po yung tipo na hindi sasabihin huwag kang magkakape sa maling coffee shop, huwag kang mamamasyal, huwag kang mangangarap ng magandang gadget. Hindi po kami yun. Right, right. Kami po yung gusto naming ma-enjoy mo yung buhay mo, pero ayaw namin maging sumpa yung mga bagay na yun correct, sa buhay mo. Liliwanagin po namin yan. Ano ha? Ano, basta naman hindi illegal, hindi immoral. Tama. At napaghandaan, okay, gastusan yung mga luho. No? At pangarap yun eh. Yes. Pangarap, yes, reward. Yes. It's a personal reward. Okay. So, miski na itong darating na kapaskuhan, nako, ito kasi yung period na marami hindi napapansin, conscious or not, nalulubog na pala sa utang. Yun. Nawawala na sa budget. Lalo na sagat ang credit card. Sagat ang credit card. Kaya, financially stressed pagdating ng January. Imbis na bagong pasok ng taon sana, maaliwalas at excited ka looking looking forward dun sa bagong taon, dun mo marirealize kapag hindi ka conscious. Tama. So, sana, begin with the end in mind. Pasensya na ho kayo. Ako lang ang example ko muna ngayon. Later on, sana, halimbawa na kayo, kayo mismo, meron akong mga iba't ibang pondo. Gadget fund, Christmas fund, vacation fund. Yung mga pondo na yan, naka-invest sa mga high-risk investment. O bakit high-risk? High-risk. High-risk. Oo, pinondo mo, pero sa mga high-risk. Pag sa investment kasi, the higher the risk, the higher the return. Low risk, kung nakadeposit lang sa banko, low return. Pag sinabi pong high risk investment, hindi po ibig sabihin illegal, hindi po ibig sabihin scam. Yan po yung talagang mataas lang ang peligro, pero malaki ang tsansa. Okay. Pag high risk, uulitin ko, hindi po ibig sabihin illegal investment or scams. Or scams. Halimbawa po, cryptocurrency. Nakalagay ang aking vacation fund sa cryptocurrency. Walaan ko kung bakit. Kasi kung sasablay ka doon, wala least, namang mawawala sa'yo kung hindi ka nakapagbakasyon. Correct. So, pinarusahan mo ang sarili mo, hindi maganda yung decision mo. Di bala ka mag-suffer ka. Correct. Ang ganda nun. So, yung isang, yung Christmas fund ko sa mutual fund. So, bagsak yung mutual fund, medyo tipid, tipid ako. Tipid ang Pasko. Tipid ako sa... may Pasko ka pa din, pero matipid. Pasko. Oo, tipid. Galing, so, ang ganda nun. Kaya kasama sa dasal ng mga pamilya ko, mga anak ko, sana gumanda ekonomiya kasi maganda ang Kapaskuhan. Kasi wala pera si daddy. Right. Okay. Ngayon, kung ngayon nyo palang narinig to, itong konsepto na to, naku eh, paano wala pa naman ako ng malaking pondo? Uh-oh. Zero. Ngayon po, umpisahan nyo, meron pang anim na payday. Sige. Mula ngayon hanggang December 15. Sige, anim na payday. Baka kapagtabi sila ng, sabihin natin,
2,000 per 2,000 payday. 2,000? May 12,000 kayo. May 12,000. Kesa meron kayong utang na 12,000 pag baka nga hindi pa 12,000 na utang, baka 24,000 pa. Lagi lang kasi sinasabi ng iba, kulang pa nga yung kinikita ko sa gastusin ko, paano pa nga ako makakapagplano? Yeah. Alam nyo ha, ulit-ulitin natin, pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Mamili kayo ano meron kayo, paraan o dahilan. Tsaka uunahin nyo lang naman yung dating gawain nyo na babayaran nyo sa susunod na taon. Ngayon pa lang bayaran nyo na, kaya nga sa English, pay yourself first ang tinatawag nila. Pero Arman, huwag mo kakalimutan, may paparating na 13th month pay. Di ba nga yung kabilang episode natin, nakarang yun episode nga, natin. Idadagdag mo pa yun sa 12,000 yes, mo. Kung magkano'ng isang buwan sweldo mo, may bonus pa yan. Correct. At yung mga anak ninyo, may mga parigalo pa yan eh. Yes. Oo. At ano, yung aminin na natin, mahirap ba raw ang ekonomiya? Hindi, mas kailangan lang magsipag. Hanap na pag-usapan na natin dito, iba't ibang paraan ng pagkakakitaan. Mm-hmm. Yung mga nag-guess natin dito, mm-hmm, kukuha ng dagdag, mga kapital tayong dagdag na kapital. Tama. Para tingnan itong mga nakikita ng mga negosyo, yung sabon lang eh. Oo. Yung sabon lang nun. Eh. Partner tayo, hanap isang lugar. Oo, partner tayo. Kita nyo ah. Aba, napakaganda advertising nun. Right. Pero hindi, Arman, ito siguro ang dapat nating ipaintindi sa kanila eh. Meron kang pwedeng gawin sa Pasko. Meron. Alam mo kung ano? Yes. Magnegosyo ka. Yes, napakagandang panahon pong magnegosyo sa Pasko. Hmm. Eh sa totoo lang, magtanim ka ngayon ng halamang mabubuhay bago mag-December. Right. At ibenta mo ito, ay ako man mismo eh, may mga tanim-tanim na ako eh. Itanim mo lang yun, pumutol ka ng mga tanim mo, tusok-tusok mo, ilang buwan pa dadaan, malaki-laki na yun. Kung gusto mo ibenta yun, pwede. Yeah. Sa totoo lang po, o kaya magumawa ka na ng, aral ka na gumawa ng hamon. Yes, yes. Meron ako ang asawa ng dyan, isa sa mga boys namin, yung parang janitorial service namin. Alam mo, ang ginagawa Arman ni ano? Puto. Puto lang. Maniwala ka, pagdating ng Pasko no, at bagong taon, yung period ng bear, tsaka mga Christmas parties, maniwala ka, umorder ka, hindi ka niya ma-accommodate. Sagad-sagad. At talaga namang kayang bumili ng motor sa isang season. Wow, kaya niyang kitain ang pambili ng isang motor sa puto, kutsinta lang at mga kakanin doon sa Christmas season. Eh, magkano tubo kasi doon? Right. Bumili ka ng 500, puhunan doon, mga 200 lang. Di tinoble mo, di ba? Yun po talaga, pag gusto may paraan. Meron naman akong kilala, si Gracie. Grachi, ayan, gumagawa na ng mga hamon. Ngayon pa lang, nagpapa-order na sa mga kaibigan niyan. At pagdating ng Pasko, yung freezer niya, punong-puno yun. Dahil nabenta na niya yun in advance. At minsan yan, yung puhunan niya, na-collect na niya. Na-collect na, bayaran mo na ako, bayaran mo na ako. Yung tubo, pagdating sa Pasko, fiesta. Yun ang gusto namin mangyari. Masaya ang Pasko. Meron pa bang tip? Ano pang tip? Isang tip, mabanggit mo kasi yung mga bata pag minsan may aginaldo. Ako naging patakaran ko sa mga bata, dalawa lang naman ang naging anak ko. Ang naging patakaran ko sa kanila noon, ang gagastusin lang nila, ang gagastusin lang nilang pera yung galing sa tatay nila. Okay. Pag galing sa ibang tao, nagbibigay ba yung tatay nila? Oh, sure. Oh, ano naman. Kaunti, kuripot. Pero yung makukuha nila kapag Pasko, hindi nila pwedeng gastusin. Anong gagawin nila doon? Eh, sabi nila, palaguin nila. Kasi pwede nga nang mawala yun eh. Uh-huh. Hindi mo naman inaasahan yun eh. Hindi, correct. Bakit mo gagastos? Wala naman sa budget yun. Ay, nahulog sa langit. Tapos sabi mo, ay, may panggastos ako. Hindi naman pwedeng ganun. So, at age 10, 8 years old at 10 years old. Laging galit yan yung mga anak ko sa akin. Yung habang lumalaki. Kasi ang dami nilang aginaldo. Pero hindi nila magastos. Pero nung nabuo na ang sarili nilang gadget fund, nung mga 12 years, 13 years old sila, hindi ko na yan binibili ng gadget. Mm-mm. Dahil yung pondo nila, na sana nung minsanan lang nung 10 years old silang nakuha, eh binili nila ng gadget, hindi na babawas yung pondo. Kung ano lang ang kinikita, yun ang pinambibili na ng gadget. Magagaling so, talaga sa'yo hanggang ma-realize nila in the end. Right, right. Oo. Pero mga 3-4 na taon na may bata-bata pa sila, eh bilang magulang, hindi naman tayo nandito to provide for them till kingdom come. Correct. But to prepare them. Katulad ng mga anak mo na rin, nakita ko na. Ako simple lang eh, don't prepare the road for your children. Prepare your children for the road. Right, yun mas maganda. Hindi galang, po kayo, huwag mong ihanda yung kalye para sa anak nyo. Ihanda nyo yung anak nyo para sa kahit na anong kalyeng dumating. Wonderful, sa kanila. Alam nyo, ang anak ko, ang rule ko dyan, simple. Pag kailangan nyo, sagot ni daddy. Sagot ni mommy. Pero pag gusto nyo, pag-ipunan nyo, at tutulungan ko kayo. Alam mo, daddy, I need a new phone. O magkano?
30,000. O sea, akin yung 15, pag-ipon namin yung 15. Wonderful. And the moment they fix that, they get their 15, that's when I come in. Wonderful. At ina-inspire ko sila na abutin ang pangarap nila sa paraang may responsibilidad sila. Correct. Alright. Ako, mas ko na. Yeah. Aba, next month, ano bagang pecha na? Aba, ibang buwan na. Ibang buwan na ang papasok. Patapos sa September. Tapos na yung Do You Remember That? I'm in September, papunta na October. And for our Christmas countdown, it's 93 days before Christmas. Nako, talaga namang Merry Merry Christmas po sa inyo in advance. Hayaan nyo po, pag-iisipan po namin kung paano natin mas pasasayahin, patatalinuhin at payayamanin ang inyong selebrasyon.